Good evening, everyone. Welcome po sa Chops TV. So, guys, for today's video ay panibagong video na naman tayo, mga ka-chops. So, gusto ko lang ipakita sa inyo ang mga bagay-bagay. Bagay-bagay talaga. So, guys, gusto ko lang share sa inyo kung paano pransahin itong tela na to. So, tingnan nyo, guys. Magusot siya, di ba? Pero kung tinanggal to agad sa dryer, hindi ganito yung kanyang itsura. So, gagawin natin, guys, lansahin natin ito, pero mag-ingat tayo sa pagplansa kasi may posibilidad na masunog ito kung hindi tayo marunong magtingin sa mga sign dito sa kung saan ano dito like medium yung kanyang ano o self yung kabutang dito yung may cotton or what mga dito. So diba guys, ganyan siya ang ating implansa. So kung naka-high siya, guys, at saka gusto mo plansahin ito, kailangan mo hanapin, i-adjust ang self. So, madilim, guys. Hindi nyo masyado makita. At saka, ito. Sige lang, ako lang. Basta, guys, ito, ano na to? Kasama na to sa tela na self. Kasi yung kanyang tela is manipis at saka madulas. Pero, pwede pa rin siya ma-plansa. Hindi lahat ng self ay pwede ma-plansa. Kasi meron naman siyang sobrang sensitive na silk ng tela. So, yun guys. Lalo na sa mga sports guys, yun na mga damit, yung pang gym, pang basketball, parang hindi naman yan, guys, kailangan plansahin. Kasi hindi naman yan nayuyuko talaga. So, yun guys, ito tingnan natin. Yung mga jersey, hindi na yan kailangan. So, plansahin natin, guys. Naka-self ito. Pero, kailangan, huwag natin siyang sobrang idiin. Pwede na nga, guys, hindi rin natin pan sa kabilang side. Yan. Kasi, napakanipis nito, guys. Hindi ko siya masyado idiin. So, at saka nakasilok lang siya, kaya hindi siya talaga nakukuha yung lukot niya. Okay lang yan, guys. So, sa tingin mo, ang pinagkaiba ng talagang dinidiin mo siya at saka talagang yung kanyang yung adjustment natin is naka, halimbawa, nakalagay sa medium oil. Kung anong tela siya, hahanapin natin ang mga sign niya dyan, like silk or cotton or para sa ano to, ganyan, para hindi tayo makasunog. Dito pa naman, guys, ang mga damit na mahalin, so kailangan natin ingatan. Nakasunog din ako one time sa isang kliyente. Buti yung kasama ko sa bahay, mabait. Nagsabi na yan talaga ako. So, sabi ko, ano ba yan, natakot? Ako baka magalit yung amo. Buti nalang yung kaibigan ko. Sabi niya, siya na lang bahala makiusap kasi alam niya naman yung mga ugali. Mababait naman. Pero, kahit sabihin mo, mabait yung mga amo natin. Ingat lang tayo, syempre, kasi binili nila yan. Saka mahal-mahal. Tapos, susunugin mo lang, guys. So, yun, guys. Yan lang, guys. So, I hope so, nakabigay ako ng konting idea sa inyo. Siyempre, lalo na sa mga baguhan, guys. Nako, masabi ko sa inyo, nung unang abroad ko sa Singapore, nangiyak-ngiyak talaga ako sa isang polo shirt, yung pang-opisina. Na-share ko na to sa isang video ko dati. Kaya, sa mga baguhan, kayo matakot, magtanong, kayo mahiya para
hindi nyo maintindihan, mapagsabihan kayo ng amo na ganitong gagawin, ganyan. Huwag kayo, hindi naman na nagmamagaling ako dahil alam ko na kumbaga, may idea na ako. So what I mean, hindi rin ako nakarating sa ganitong, hindi ko rin alaman ang mga ganitong bagay kung hindi ako nagtanong. Hindi ako nagsikap na matutunan din syempre. Kaya sinishare ko din sa inyo na huwag kayong matakot, lalo na sa mga baguhan. Huwag kayong matakot magtanong sa mga amo nyo pag mayroon kayong mga bagay na hindi maintindihan. Kasi walang namamatay sa nagtatanong at walang napapagalitan sa nagtatanong. So yun guys, yan ang share ko sa inyo. Napaka, ano, alam nyo bang, basta lahat-lahat. Kaya pag may mga baguhan o na-encounter, instead na ma-inis ka sa kanila dahil nagtatanong sila, babaan mo yung pasensya mo, intindihin mo, isipin mo rin kung saan ka nang galing. Yun guys, ang atin gagawin sa mga nagtatanong sa atin. Huwag natin silang sabihan na ano naman ito, ang bobo naman ito, ang ano naman ito. So, hindi maganda guys. So, mas maganda, instead na magsalita tayo hindi maganda laban sa kanila, kailangan i-encourage natin sila na huwag matakot at saka mag-focus lang talaga sa mga bagay-bagay na kailangan nila maintindihan. So, yun guys. See you in my next vlog. Good luck sa mga baguhan. At saka, nagpa-plano pala mag-upload. So, kayo matakot. Mangarap. Para sa pamilya natin. So, guys, see you in my next vlog. Bye!